Good morning guys, mga ka-happy feet out tayo. Ngayong araw, today's video, papakita ko sa inyo itong aking ini-experiment sa aking kampa na hindi kumulay. Ngayon, susubukan kong pakulayin gamit ang PCB. Haluan natin ng PCB yung kanyang pagkain. Bali, second day na to eh. Yung first day, hindi ko na videohan. So, ngayon, binigyan ko para may documentary tayo. So, ayan. Nawala kasi yung kulay niya dun sa kanyang pok. Import din to. So, ayan. Update ko kayo. Pakikita ko sa inyo yung pellet na ginagamit ko. So, ayan guys. Medyo maingay, no? Ito yung aking ginagamit ko ngayon, Tian Pellet and PCB. Dati kasi ang gamit ko doon sa flower hood ko is Okiko. So ngayon, ito, sinubukan ko ngayon yung PCB saka yung pellet na inalo ko dyan. So yan yung papakain natin sa isda ko. So ito yung update ng ano natin, ng ating import na female. Lumalabas na yung pagka-gold niya sa mukha. Kung napapansin niyo, ayan. So, ayan. So, ayan. Magandang gabi, Birdie. Welcome back to my channel. So, don't forget to subscribe na rin. And share ang ating mga video na gagawin. Ha? Sa lahat ng subscriber natin, maraming salamat po sa mga tumangkilik ng aking video. At sana po, huwag po kayong mahiyang magtanong sa aking mga videos. Pwede kayong magtanong, lagay nyo lang doon yung comment nyo or questions, anything. Basta alam ko, sasagutin natin yan, mga ka-birdie. So, ngayong gabi, ipopost ko yung video ng ating isang kaibigan na gumagawa ng nest box. Hindi tayo natuloy kanina, umaga kasi. Yun, may ginagawa ng umaga. So, hindi rin siya pwede ng hapon. So, hindi nagkaroon ng schedule para dun sa ating interview or yung papakita natin sa shop niya. So, gumawa siya ng isang video para patungkol sa kanyang nest box making, yung gamit niya, yon kumpleto ang ating kaibigan na gumagawa ng nest box. So ilalagay ko yun dyan sa video natin, panoorin nyo, konting clips lang yon. So ito, video na to, ginawa ko to para lang ngayong gabi, makita ninyo yung video na ginawa niya. So, tara, samahan niyo ako. Panoorin natin at i-subscribe niyo na ako para lahat happy. At sa darating na mga videos ko, marami tayong patungkol o itatalakayin sa darating na video. So, don't forget to share and subscribe na din para sa upcoming video na gagawin ko. Updated ka dapat. So, yun. Peace out. Post ko na. So, ito guys. Sa pinakikita kong video na ito. Ito yung kaibigan natin na gumagawa ng nest box making. So, gumawa siya ng isang maliit na video para makita yung kanyang mga nest box and also yung ginagawa niya. So, ayan. May makikita nyo yung mga nest box. All kinds of nest box ginagawa niya. Nagko-customize din siya ng nest box. So, ayan. Makita nyo sa video, no? Yun. Kita, no? So, yan din. Yung gamit niya, kumpleto din. Ayan. May tucker, barena, grinder, and kumpleto. So talagang ginagawa niya itong
hobby o hanap buhay na din. So ayan, may mesa. Siyempre hindi mawawala yan. Yan, pasok tayo sa loob. So ayan, meron siyang parang table na pangkat talaga. Ayan. So hindi ko alam kung anong tawag yan. So but anyway, itong kaibigan natin na to, magaling, maganda yung gawa niya. Yung plywood is important. Yan, important po yung plywood na yan. Kinukuha niya pa sa hindi ko alam kung saan niya kinukuha. Magandang gabi, mga kahabi, kabirdi. Ito ngayon, kung baka hinahanap niyo ang aking three bearded dragon. So ayan sila. Naglagay tayo ngayon ng tiles. Tiles na nakabaliktad. Kasi sabi, base sa aking napanood sa YouTube, mas crude daw sa kanila yung naka-tiles yung flooring. So ayan, tiles na siya. Kasi yung ilaw pang heating, tawag na ito, basking light niya. So pinatay ko na yung isang UVB para sa D3 naman yon. So ayan, pinakita ko lang sa inyo guys ha. Baka nami-miss nyo na sila eh. Pwede nyo siyang lagyan ng pangalan. Comment down below kung gusto nyo siyang pangalanan. Yung isa dyan, yung orange. Dunner Hypo. Isa naman na may parang GS siya. Isang Dunner Head Hypo din. Tapos yung isa na nasa ilalim, isa siya sa pinakamagandang mutation dito sa tatlo. Video scale na 100% wheat blitz and head hypo, and then 66% translucent. So maghahanap ako ng para sa babae niya. So ito, dalawang female, isang male. Re-rehouse natin yung isang male natin dito. Yan, abangan nyo, papakita ko sa video ko sa susunod na linggo. So peace out. So ito si Marikit. Marikit ang aking ipapangalan dito sa aking tower room na to. Siyang female import. So yan, nakikita ko mukhang maglilay uli siya ng egg. Kasi medyo lumiliwanag ang kulay niya at nakikita nyo medyo bumababa na ang kanyang tube. Yan. Dito ko siya ipapares, ipapakita ko sa inyo. So ayun mga kahabis, welcome back to my channel, magandang gabi po. Dito ko siya balak ipares, gagawa tayo ng KCC. So iano ko pa, yun, tawag nito, experiment breeding po tayo. So ito yung pinaproject ko na pakulayin yung ulo. So far, nakikita ko 2 days pa lang siyang gumagamit ng cyan pellet na may halong PC bit. Every morning ako nagbibigay nun. So yan, nakikita ko may progress naman kasi yung cock niya medyo lumilitaw na yung kulay. Oh. Kasi dati light talaga siya eh. No? Kung mapapansin nyo, medyo namumula na yung bandang left side niya. So yun lang. So update ko na lang kayo uli. So peace out! Ayan guys, happy Sunday. So ngayon, ito pong import natin na VIP Fry na F4. Kung gagamitin nyo po siya sa breeding, sabi ng seller natin, mas maganda, ibabangga siya sa kampa. Yan ang sabi. Pero kung mapapansin nyo po, ang ating mga fry, mga straight plums. Golden base po siya. Ang peris niya is golden base. So ayan o. Oh. Yung iba kumukulay na. Yung iba kumukulay na. So ano pang hinihintay nyo? Ilalagay ko dyan yung number ko sa baba. Para kung gusto nyo magpa-reserve or palalamove, buy a lalamove, pwede rin po tayo. Just contact my contact number and yung Facebook account ko, ilalagay ko rin po dyan. So ayan po, mas maganda kung lahatan o bulk order, mas makakatipid po kayo. Bibigyan ko kayo ng big discount. And also yung product namin, ipapatry ko sa inyo ang Cyan pellet and PC bit. So
ipakunin nyo lahat. Bibigyan ko kayo ng isang pair ng PC bit and Zian pellet. So yan, yan po. Maraming salamat po. At huwag po kayong mahihiyang magtanong. Chat nyo lang po ako. Maraming salamat po. God bless.